athletic, brusko, at grabe dumepensa. Yan siguro ang mga adjectives na mababanggit ng fans pag pinadescribe sa kanila si Dwight Howard. Sa kanyang Orlando Magic years ay hindi lamang ito nasa superstar level, kundi arguably siya pa ang best player sa kabuuang NBA. Pero matapos naman ito ay nagkaroon ng lamat ang perception ng center, kasabay na rin ang unti-unting pag-decline. Kaya tanghain natin sa video na to ay ang pagsagot sa tanong kung Hall of Famer nga ba si Dwight Howard, at atin rin alamin ang origin ng dub as Superman ng NBA. Swerte matuturing na mapanganak si Dwight dahil ang kanyang ina bago siya ay nag-suffer ng 7 miscarriages, kahit isang malaking blessing talaga matuturing ang cager. Pero kung isa siyang malaking blessings para sa kanyang ina, hindi naman matuturing na malaki sa baseball standard bilang teenager. Sa height na 5'10", bilang 8th grader ay napilitan itong maglaro bilang point guard. Pero dahil sa growth spurt ay nabago ang lahat, tumangkad si Dwight ng 11 inches na naging dahilan para magbago ito ng posisyon. Pero ni-retain pa rin nito ang speed, ball handling at athleticism ng kanyang nakuha sa past position. Reportedly ay naabot ni Howard ang height niyang 6'11" sa kanyang senior year ng high school. Sa paglalaro naman ay ang combination ng freakish size, athleticism at speed nito ay scary combo para sa kalaban. Naglaro para sa Southwest Atlanta Christian Academy. Dito ay siya ang star matapos mag-average ng 25 points, 18 rebounds at eye-popping 8 blocks sa kanyang senior year. Nagawa pa nga ito ng triple-double, 26 points, 20 rebounds at 11 blocks sa kanilang state title game kontra Whitefield Academy. Dahil sa state championship under his belt, na-recognize noon si Dwight bilang best player sa nation para pumasok sa college. Pero dahil sa recent success ng mga high schooler to pro prospects kagaya ni na Kevin Garnett, Kobe Bryant at 2003 number 1 pick LeBron James, na pagdesisyonan ng big man na pumasok straight sa NBA na sinuportahan naman ng kanyang ina. Sa kanyang pagde-declare para sa 2004 NBA Draft, sinabi noon ni Dwight na gusto niyang maglaro sa kanyang hometown team na Atlanta Hawks, lalo pat ang koponan ay kasama sa lottery sa class na yun. Pero hindi ito nangyari dahil sa kauna-unahang pick pa lamang ay napili na siya ng Orlando Magic over kay Emeka Okafor. Pumasok si Dwight sa Magic sa matuturing na dark age ng koponan. Kakaalis lamang ng kanilang lead star na si Tracy McGrady, habang palaging injured naman ang supposed na kaduo nitong si Grant Hill. Kaya't napasubo si Howard at nag-step up naman ito at nag-average ng double-double, 12 points at 10 rebounds, kabilang pa ang 1.7 blocks. Pero ang numbers na ito ay hindi naging sapat para matanghal siyang Rookie of the Year. Ang award ay nakuha ng second pick na si Okafor ng Charlotte Hornets. Pero ito ay matuturing na magandang simula, lalo pat ang opensa ng kanyang koponan ay hindi pa talaga umiikot sa center. Sa kanyang pagpasok sa second season ay nagpalaki ito ng katawan at nag-gain ng 20 pounds, kasabay ng improvement ng numbers din nito sa tatlong sunod na seasons. Ang added weight ni Dwight kapares ng kanyang speed at athleticism ay ang nagbigay sa kanya ng advantage defensively. Sa early years nito ay matuturing na siyang elite sa category na ito at mahihirapan ka talagang makascore pag nasa paint na ang center. Sa pagpasok ni Steve Van Gundy sa Magic bilang head coach, ito ang nagcatapult sa career ni Dwight dahil pinaikot na ng Orlando ang kanilang opensa at depensa sa kanilang rising star. Sa All-Star Game naman, particularly sa Slam Dunk Contest, ay nagpakilala talaga sa NBA si Dwight. Nagsuot ito ng Superman costume at pinadagundong ang crowd gamit ang kanyang thunderous dunk, kabilang na ang long range dunk niyang nakakapa. Pagdating naman sa mismong season ay may tuturing na si Dwight bilang best big man sa liga at nakamit ang well-earned All-NBA First Team honors, kasabay ang pagiging rebounding leader at nakaabot pa sa playoffs ang kanyang team. Sa 2007-2008 season ay nakatawid sila sa first round kontra Toronto Raptors bago yumuko sa mas experienced at deeper team na Detroit Pistons. Sa summer, naglaro si Dwight para sa Olympics kung saan naging vital cog ito sa redeem team para mabawi ang gold medal sa competition. Bilang pro naman ay patuloy ang dominasyon ni Dwight at nagawa pa nitong maging All-NBA First Team sa kasunod na season, kasabay ang pagkakahirang bilang Defensive Player of the Year at Blocks and Rebound Leader ng buong NBA.
Naging 3rd seed din ang Magic with 59-23 win-loss record. Nagawa nilang patumbahin ang 76ers sa first round. Kanila ring dinaig ang last season's champion na Boston Celtics sa dikdikang 7-game semis. Sa conference finals ay nag-cruise ang landas nila James sa laban ng Cavaliers at Magic. Nanaig naman sila Dwight at sinubukang lumaban kontra sa well-oiled na Lakers sa loob ng 5 games. Sa 5-game series kontra kila Kobe Bryant at Pau Gasol, nakapagtala siya ng double-double na 15.4 points, 15.2 rebounds at 4 blocks. Ang best performance naman niya ay nagawa niya sa game 4 ng bakbakan. Sa 49 minutes na paglalaro ng 6-foot center, nakapag-kolekta ito ng near triple-double, 16 points, 21 rebounds at eye-popping 9 blocks. Ang pagkatalo nito sa finals ay actually magandang indikasyon para kay Howard. Dahil sa young career pa lamang nito ay nagawa nitong may experience ang finals atmosphere at deep playoff run. Bilang 23-year-old na pro at nasa 6th season ng kanyang career, kapag-average ito ng 18.3 points, 13.2 rebounds at 2.8 blocks. Nireplicate rin ni Dwight ang mga mark na kanyang nagawa last season, kabilang na ang second defensive player of the year award nito. Nakaabot din sila muli sa Eastern Finals bago mabawian ng Boston Celtics. Sa 2010-2011 season ay nakamit ni Howard ang career high 22.9 points, pero bigo itong makasungkit ng any league leading board para makakuha pa rin ng defensive player of the year. Unfortunately, na-eliminate kagad ang Magic sa playoffs sa pagkatalo nila kontra Atlanta Hawks. Sa last season nito bilang Magic, ang injury at namumuong turmoil sa loob ng Orlando sa pamumuno ni Dwight ay nagresulta na naman ito sa pagkalaglag sa first round ngayon sa kamay naman ng Indiana Pacers. Steady man ang kanyang numero mula sa last season, bigo naman siyang mapanalunan sana ang kanyang 4th Defensive Player of the Year award at nagsettle na lang sa pagiging rebound leader. Bilang tugon sa pag-request ni Dwight ng trade, naging blockbuster ang palitang ito ng mga players. Sa paglipat papuntang purple and gold, nakasama niya sa team si Kobe Bryant at aging Steve Nash. Naging halos laughingstock ang super team experiment na ito ng Lakers dahil bagaman naging rebounding leader pa rin si Dwight kahit pa sa iniindang back injury, tinanggal pa rin sila ng batang OKC Thunder sa semifinals. Nag-exit si Dwight sa bad situation niya sa LA at nag-sign naman para samahan si James Harden sa Houston Rockets. Dito at kahit pa consistent ang numbers nito at palaging nakakapasok sa playoffs kasama pa ang last All-NBA team nito. Mapapansin ang decline sa impact ni Dwight lalo na sa depensa. Marahil dahil ito sa injury o kasama na rin sa unti-unting pagtanda. Sa pagtapak niya bilang 30-year-old, ay nagbalik si Howard sa kanyang hometown na Atlanta Hawks bago malipat sa Charlotte Hornets. Ang tenure na rin niyang ito ay ang matuturing na last dance sa better production ni Dwight dahil sa pagpapalipat-lipat pa ng team at paglipas ng taon ay nag-relegate na lamang ito sa pagiging role player. Pero ang ganitong role ang naging pinaka-suitable talaga kay Howard. Sa kanyang second stint sa LA Lakers noong 2020, sa tulong niya ay naging champion muli ang LA at kanya ring nakamit ang matuturing na nag-iisang kulang sa resume niya bilang NBA player at ito ay ang championship ring. Nagkaroon pa ito ng stint sa 76ers at pangatlong pagkakataon sa LA Lakers bago mag-sign na lamang sa nakaraan sa Taiwan. Sa kanyang debut sa T1 League ay agad siyang nagpasiklab ng 38 points, 25 rebounds, 9 assists at 9 blocks para tuluyan ng Taoyuan Leopards na i-outlast ang New Taipei CTBC Daya 120-115 na score. Kung ating sasagutin ang tanong kung tunay nga bang Hall of Famer si Dwight, I no doubt his resume speaks for itself, ika nga. 3-time Defensive Player of the Year, 5-time Rebound Leader, 2-time Block Leader at 7-time All-NBA Member at madabi pang ibang award. Ang ganitong list ng achievements ay rare pa rin sa liga. Bagaman hindi niya naabot ang expectation sa kanya at maraming na-disappoint sa kanyang poor decision at tila hindi pagsiseryoso sa laro lalo na noong kanyang kabataan, hindi maitatanggi ang isang Dwight Howard ay isang sight to see at mahanay sa top 20 or arguably top 10 na naglaro sa NBA.